Ikatatlumpu ng Hulyo, Huwebes sa 17th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, na ihahambing ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa Pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ang mabubuting isda sa mga timba at itinapon naman ang mga walang kwenta. Ganito ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin. At itinanong ni Jesus, nauunawaan niyo ba ang lahat ng ito? Oo, ang sagot nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya. Nang matapos ni Jesus ang mga talinhagang ito, umalis siya sa lugar na iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Ang talinhaga ay isang kwento na galing sa karanasan ng tao, subalit nagtataglay ng mas malalim na kahulugan kung ihahambing sa karaniwang mga kwento ng buhay. Layunin ni Jesus sa paggamit ng mga talinhaga na imulat ang tao sa katotohanan na ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi malayo sa buhay at karanasan ng tao. Ang mga gawain at karanasan ng tao ay maaaring tingnan bilang daan upang makita ng tao ang paraan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi inihihiwalay kailanman sa karanasan ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit ang Diyos na salita ay nagkatawang tao at namuhay kasama ng mga tao. Ninais ng Diyos na ituro sa tao ang katotohanan na bahagi siya ng buhay at karanasan natin. Lumapit ang Diyos at naging bahagi ng kasaysayan ng tao. Nawa, maging mulat tayo sa katotohanang hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman. Patuloy niyang ipinadarama sa atin na lagi natin siyang kasama sa buhay at karanasan natin. Pagsasagawa. Nakikita mo ba ang kamay ng Diyos na kumikilos sa mga karanasan mo? Paano mo tinitingnan ang paggalaw ng Diyos sa buhay at karanasan ng iba?